Ating palampasin tong game na to. I-ban natin si Ana. Ban Ana. Shut him down. For good. Yun yung solution nila eh. Parang tanggalin nila si Ana. 5 seconds remaining. LGD onto their third ban. Eto na to. The culmination of all the DPC season, all tournaments, all TI8 long. It all boils down to this game 5. 18 teams. Natanggal na yung 16. Ito na lang silang dalawa yung natira. Yep. Two of the best teams right now. And to all news groups, Dota pages on Facebook, guys, hold on to that announcement post. Uy, Earthshaker. Earthshaker is open. LGD. LGD? I think for sure. For sure. Oh, I hope OG is ready for this one. Yes, I'm pretty I believe so. Inexpect nila to. There's still the possibility in mag-Earth Sphere at si Jerox dito. Mm-hmm. I would like to see. Fitting for a Game 5 Grand Finals. Mm-hmm. Yep. And they have the duo pick as well. So, ayun na yung chant ni Earthshaker. Everyone's clapping. Yep. 67 pa yan, di ba? Intense eh. Last game, oh, tumo. Untuwa si maybe. Oh. Ayun talaga eh. Ganyan talaga yung mga professional players. Cool guy. Reset. Cool guy. Ah. Reset lang. Be confident. He's going dancing. To the last game. Kailangan maging energetic siya eh. Parang nerevive. The Nature's Prophet! The no-tail Nature's Prophet. OG! Everyone's saying OG, LGD. 7-0 si FY. Is yep. This, eto ha, mag-8-0 pa tayo o mag-7-1 yan? Gusto, actually, gusto ko makita yung stats ni Nature's Prophet. Eh. Okay. Yeah, mamaya, baka makita natin. Let's see natin si Thompson game face on the European team coming from the open qualifiers sa Europe. Being top 4 sa group stage. And of course, pumasok sa grand finals on the upper bracket. OG. This is, has been an amazing run sa TI para dito kay No Tail and the gang. Gusto kong makita kung is second pick nila si Arc Warden. Tingnan ni Isbeth. Jerox. Jerox. Yeah, the Jerox classic. Sabi niya, wala tayong Echo Slam, mag-Rubik tayo para agawin mo yung Echo Slam. This opens up the Skyrath for OG once again. The null field na combo. Kapag nag-online yung Skyrath Mage after the laning stage, talagang non-stop aggression yun from OG. Yun, no, Nature's Prophet dito ni Sebastian with a 4-0. Wala pa rin talo. So wala pa pala talagang talo yung Nature's Prophet nila, no? Yep. LGD onto their second pick. There's no Enchantress anymore. So probably we're gonna see a new hero dito, maybe the Venge or the Mirana for LGD. Or something new na matuturing natin na cheese strat for LGD. Well, they can actually pick the Storm Spirit here if they want to. None of the OG supports actually counter the hero. Well, Nerdjager, mapalo ng OG na may stop. Mag-i-stop. Kumbaga, parang pinapainit yung mga fans. Oh, I mean, the fans are all hype kahit walang kumpas-kumpas dito, Nerdjager. Oh, Terror Blade. Actually, I expected this one. There is the Zeus for OG. So they need to ban out those heroes. This hero is very good against Nature's Prophet if it's offlane or even a 5 position. Hindi niya pwedeng basta-basta arasin si Terrorblade. Considering na 12 armor siya from the start with the Stout Shield. Yeah. Kumbaga kahit Trikligan battle sila doon, kahit 70 damage, 67 I believe si Nature's Prophet, hindi niya masasabing he wins the trade. Kumbaga sinashrug off lang ni Terrorblade. Yeah. Sige, sapakin mo lang ako. I'll just take your creeps, diba? Pero ang kawawa kasi dito yung kasamang support niya. Kumbaga Terrorblade. Magpo-pull lang ako. Ingat ka diyan. Ban pull lang. Lahat din, no? Respect din lagi yung mga bans dito ng LGD. Actually, that's a very good suggestion. OG can take the Necrophos. Oh, for OG. So OG onto their fourth ban as well. OG picking first, actually. LGD, medyo may ipin sila dito considering na binan nila. No Storm. Yeah, no Storm for LGD. And there's the possibility nga na baka mag-Necrophos or Zeus. Oh, Arc Warden. Ang bilis. Yeah. Alam nila ibaban talaga nila eh. I mean, this lineup of bans from LGD kanina pa to eh. Mm-hmm.
kanina pa nila binabalto. I think yung Phantom Lancer lang yung nag-iba. Kasi palagay ko ES yung ban nila eh. Like opening nila na tatlo, Spec, Enchantress, ES. Actually, I can feel na pwedeng mag-sus yung OG. Yeah. Kaya inisip ko baka iba nila si Templar dito eh. Dito space na to. Double Rat of Nature, then yung null field ni Rubik. Yeah. That's like... Oh, tapos may Lina, Jerax, no? Mm-hmm. Hirap nun. Oh, talagang 24/7 aggression. Like, uh-oh, so much damage. Pero titignan natin, as if OG. Makaka-stand and siege lang si Terrorblade basta-basta nun. Taking their time on this fifth ban. 1 minute reserve time. OG. They have to win this and LGD as Nantok well. Nata si Topson ah. Oo. Sabi niya kasi gusto ko na manalo. Manalo ano naman tayo. Hindi. Pwede bang na, game na? Oo. Kasi gusto ko na rin matulog. Tara, i-lift na natin yung Aegis agad. Pero one question is, will OG once again pick Invoker in the second phase? Kasi it's still a very good option for them considering na there is a Terrorblade in the pool. But you don't want to be like so cocky na ito yeah. siya ng third pick. You'll third get punished. Pick Invoker? No. Or maybe fourth pick. Oh, Alchemist. They have the last pick. Mm-hmm. I mean for OG. Ultimate last pick. Yeah. Oh, the Magnus ni Sebastian. I can smell PA. GD. Last time ginamit ni Seb etong Magnus, they lost. I think it's against LGD rin. Unang talo niya. 3-1 yung standing niya sa... Silencer. Ooh. Silencer combo pero, breaker. Pero this opens up to Bloodseeker. Walang pakialam si Bloodseeker sa Global Silence. Ana plays the Bloodseeker, Seb plays the Magnus. So this will be the last pick nga for OG na mabibigyan nila kay Thompson. It will be the purest of the last pick. Ooh. Bloodseeker is quite okay against Terrorblade. Mm-hmm. Spam Blood Rite. Yeah. Mm-hmm. Rupture mo lang no, tapos Blood Rite. Yep. Then go in once na na-silence siya. Then meron pa Zeus follow-up. Nandun pa rin yung threat ni Zeus against LGD. So if you're LGD, you should ban the Zeus in the last phase. So, dahil pinick nila yung Magnus, possibility na 5 na yung Nature's Prophet. Yeah, that's gonna be no tail. Kasi I don't think si Topson nag-allow ng Magnus. I don't think so. Medyo itong LGD, ito na yung classic Chinese na lineup na hinahanap nga natin na talagang... Oh, Ember! Talagang pang late game eh. Something new. Pero yeah. pang team fight. It's Ana Hero. But they picked it into the Silencer. Well, it's the same naman with Storm Spirit. The only time you counter the Ember Spirit is whenever you have the Global Silence off cooldown. And yun lang yung threat na yun eh. Once na nagamit mo, he's gonna be able to rotate around the map. Pero... this is gonna be a carry Ember Spirit that will be boosted by the Magnus. 7-2 for Ana. I'm waiting to see kung ano yung build niya sa Ember. Kung mag-Maelstrom siya or Radiance or Battle Fury. I think he favors the Maelstrom build. Kasi meron na siyang, meron siyang Magnus to give him the buff. With the Empower. So, nakita nga natin, pinick na nila yung Kunga kasi it doesn't matter kung the last pick sila kasi ang ultimate last pick is OG. So, parang ang nasa isip ni LGD, baka iba nila yung Kunga. So, we're gonna take it now. Yeah. Pina nila Necro. The Chalice Necrophos. Yeah, considering na wala na rin Pog na and OG doesn't want the Necrophos, they should just ban it out. They should ban the Monkey King for yeah, sure. Yeah, yeah. Yan din iniisip ko eh. It wins the matchup against King Kongka, diba? Yep. Like, it outlanes the Kongka. Level 3, aalis si Kongka doon sa linya. Then, synergize with the Madness and Power. Yeah. And provides the early game tempo. Kasi meron silang Nature's Prophet plus the Rubik. LGD. It's too scary for LGD. If they, isang ban pa sila dito at isang pick. If they ban the Monkey King here, for LGD, OG can still pick the Skyrat Mage. Ban Monkey King, Skyrat Mage. We're expecting a Skyrat Mage here. According to Midnight, but LGD will have to pick their last hero first. Actually, kung naisip ng LGD na i-bait yung Monkey King, pumik silang Batrider na offlane, then somehow pinik nila yung Monkey King, then they can switch lanes. Switch lanes, yeah. Lagay nila si Batrider sa mid, then they can stomp the lane, for sure. Kahit anong ilagay nila sa mid, pag Magnus, for sure mabubuhay kasi dahil considering may skewer. Pero Ember and Monkey King, for sure, will have a hard time. This is a good underdog game though. Like, it doesn't lose the lane against Ember Spirit. LGD, 1 minute sa kanilang last final pick. Remember, like, every game number 5,
in a TI Grand Finals. It's very ito yung parang pinaka remarkable. Oh, the Batrider. Batrider nga. Let's go, Scarlet Mage. Actually, any top zone hero pa ba? Parang apat yung tinanggal nila dito eh. Ah, tatlo. OG, anong sagot nila sa Batrider? Sobrang bibili pa ako kay Jerax pag na-steal niya Global Silence. Well, mali mo, bumuo siya ng Lotus Orb just for that purpose, di ba? Sobrang grabe na yun. Nakuha yung Global Silence. A top zone hero. Monkey King would have been the perfect pick para sa kanila. Pero actually, I dapat nga hindi nga binan ng LGD, no? Kasi they could have baited it out. Batrider. How is Slark looking in the game? Slark. Kasi I don't think na pwede mag-Slark si Ana. Binigay na nga nila yung Zeus, ladies and gentlemen. We have Earthshaker, Terrorblade, Silencer, Kunkka, and Batrider, Nature's Prophet, Rubik, Magnus, Ember Spirit, and Zeus. The last and final game for TI8. And my panel, I have to ask you this. Who will be this year's the international champion? Who will raise the Aegis of Champions after the game number 5, Rain? I think ayoko nang nakakabahan kami ah sa totoo ano lang ah. I think LGD na to eh. LGD ka na eh. Alam na naman nila yan. Na LGD pa rin no nga bias. No bias. Pero mas gusto ko kasi yung teamfight composition rin talaga na LGD. And I've seen the Earthshaker of FI, of course. So LGD. And meron pa nga follow-up na Silencer at yung minus one factor nila with the Batrider. So, Tihi, isang mabilis? As long as ma-play nila yung timing ng lineup nila, like, before makakuha yung mga BKBs, kasi yung Global Silence too strong with the Batrider initiation. Lasso into Global Silence, kill like one or two heroes, so I go for LGD. So, Midnight, your thoughts. LGD na tayo dito sa site na to. Ito na ang pinakamabigat at bold na prediction sa gagawin ko. And I'll have to go with OG. Mm-hmm. It's the classic Terrorblade counter, the Zeus and the Ember Spirit. So, I'll give them that point. So, LGD, OG. Ako, I want to stick to tradition. I'm going for LGD. And of course, to our casters live at the Vancouver Rogers Arena, nakainom na ba kayo ng tubig? For one last time, let's give it up for Lon and Trike. Take it away. And we're in game 5. This is it, Pansit. Of OG against LGD. Nobody expected this to happen. Yes, of course. And kailan ba yung last na nagkaroon ng game 5? Tagal na. Sobrang tagal. That was TI3. Oh, at ako nga pala si Lon, kasama ko ang aking partner na si Tri. Kami ang magbibigay ng huling commentary dito sa huling laban ng ligang ito. Grabe! Hello sa inyong lahat. Kamusta? I'm sure this is going to be exciting. Oo naman, kasi ito na yun eh. The winner gets 11M. Grabe. Lahat ng momentum na nangyari, lahat ng story na nangyari, dito na matatapos lahat. Oh, pero let's see, paano didiskarte dito ang both teams. And we are into the game! This is it. Oh. LGD against OG. We're in game 5. Medyo timing lang muna tayo. Nakakabato, no? Isipin mo kung tayo nga, parang intense na yung pakiramdam ng panonood ng ganitong type ng game. Mas lalo pa siguro yung naglalaro, pare. Kasi yung comeback kings ay from the brink of elimination, getting that much needed clutch win, Trike. Ang ganda rin ng yung ginawa ng OG kaninang game. So sa totoo lang, sobrang ganda ng simula ng LGD. Pero ewan ko, for some miraculous reason, naka-recover si Thompson eh. Hindi lang naman si Thompson yung nagpakita doon, pati si Ana. So let's see, pakita natin. Okay, so tingnan muna natin tong bottom lane. You have Ame, NX Nova, Silencer at TP para sa kanila dito. Habang sa gitna naman, the Thompson and Somnus na matcha pa rin yung mapapanood natin. Tingnan natin kung makakatulong yung Zeus dito kasi kanina. Mahirap talagang tapatan to si Somnus, especially dahil sa Tidebringer, pero makaka-farm rin dito si Thompson. Sa gitna naman, sa taas naman, you have No Tail and Ana, kalaban si FY at Chalice. Both teams dito talagang nakuha yung mga comfort heroes. So bumalik sila sa 2-1-2, no? Kasi kanina tri-lane na eh. And you have to
you have to check para Trike partner na kung sino man yung may ES na nanalo. Usually nanalo. Actually, if you learn something sa buong serie na to, is yung lane phase. Yes, it's important, pero hindi siya ganun ka nagmamatter. Oh, I mean, sa dulo pa rin. Sa dulo pa rin eh. Sa fourth quartet pa rin nagkakaalaman. It's still the execution that actually matters. Pero malupit kasi dito eh, sa ngayon kasi sa mga meta natin ngayon, lumalamang talaga yung mga may mga explosive na ulti. And it falls down yan. Kaya usually talagang it's either pag hindi binaban, kinukuha talaga yung ano, yung ES pare. Eh, dito sa game na to, at least nakikita mo na, ang dami ng mabibigat na ulti na binibitaw. May Echo, may Wrath. Global, Wrath, you have the RP. Thunder. Solid. Solid yung mga picks. Ano na to? So, palagay mo, sinong pag sa lineup? Pag-game 5 talaga tong lineup na to. Usapang lineup, sinong lamang? Well, ako para sa akin, medyo pantay lang eh. Kasi yung silencer kasi yung medyo nagpapa-equalize ng ano eh, ng lineup ng LGD eh. Ang daming firepower na mabibitaw ng OG. Meron silang RP, meron silang Wrath, like I mentioned. Pero mabuboset sila. Pwede silang maboset ng silencer early on. Tapos, pagdating naman dun sa side naman ng ano ng OG, ang advantage naman nila, pwede naman sila mag-pick off ng mag-pick off, especially with the Prophet. Oo nga naman. Pero let's see, naku, delegado yata dito. Binabanatan dito, Batrider. And again, first blood coming in. Alam mo, mga Chinese talaga, they like to go strong. Yan ang trait na ano, na lagi mong makikita sa kanila. Early game talaga sa kanila yung gere. Pero hindi naman nagtatapos yung early, ano eh, yung gulo dun eh. Diba? Oo, tama. So, ang story ulit ng game na to, syempre, Thompson Somnus na 1v1 sa gitna. I mean, earlier kasi, si Somnus, maganda yung pinakita sa lane phase. Pero yung mid to late, hindi ko alam kung dahil ba sa hero o talagang hindi lang ganun ka-solid yung Bloodseeker performance niya eh. Si Somnus kasi yung type ng player na pag binigyan mo ng advantage early, talagang kakainin ka niya. Nag-snowball. Oo, pero kanina, siguro dahil na rin kay Seb na maganda yung mga... Kasi nangyari doon, di ba, binugbog nila yung ano, binugbog nila yung mid. Pero nakalimutan naman nila yung axe. So, nakabawi. Nakabawi sila dun sa axe na yun. Well, totoo ka dyan. Binabati ko pala lahat ng nanonood sa iba't ibang platforms natin. Pero ito kasi yun. Comfort hero kasi yung Kunke ni Somnus. Solid bang Kunke yan? Tingnan mo yung ano, last hit and deny. Ganyan-ganyan yung nangyari game 2 eh. Yung pinugo sa ano, sa last hit and denies, yung mid laner. Invoker pa si Thompson noon kanina. So tingnan natin, I mean magta-translate pero ba yan into something. Ang kinaiba kasi nung invoker, may recovery talaga na ano yun, na item. Kumukuha ng Midas yun eh. Kaya kahit pa paano kaya niyang recover. Sa side kasi ng Zeus, kailangan talaga to lamang to early. Oo, makakabawi naman siguro yan. Ako pero ito. Kaya sabi pwede siyang makuha dito. Medyo ako, kailangan ninyo angle niya. Ako po! Be sure mga kaibigan! Tinamaan na Splash Island! Ako po! Patay! Yun ang sinasabi ko. Medyo alanganin din yung angle niya para sa Fisher eh. Yung lakad niya alanganin. So, namatay siya doon. And 2-0, lamang ang LGD. Alam mo, hindi na ako magtataka. Kung kahit slow yung start ng OG, may baon yan. Talagang yung LGD para sa akin is ano eh. Kuha nila yung simula eh, yung early game na galaw. Meron lang kasi talagang X-factor yung mga decision making ng OG na parang bigla silang lumalamang eh. Pero ito, Jerax sinahabol, the enchant, and the right click connects. Ito sa naman yung magandang pinapakita ulit. Tingnan mo, look at this. 3-0 coming in. Pero until such time na makakuha sila ng tower, alam mo yung try. It's going to be very hard for LGD. So sa rune na yun, sa bounty rune na yun, makukuha ng OG. Oy! Chalice! A bit greedy there. Not realizing that there's a Nature's Prophet to actually... Oy! Tinamaan na naman! Ako po! Marco! Again, Thompson! Hindi na naman magandang simulang start. Pero more than that, ang ganda ng pinapakita ni FY dito. Alam mo talaga si rotations niya. Alam mo si FY talagang ano yan eh. Sabi mo kasi yung comfort picks tong ano eh, LGD. Solid na solid si FY. Grabe ito, Fisher na damay pa yung chat to. Pinostehan mga kaibigan, grabe. Ang opensa. Naku! Tatlong ikot ni FY, tatlong patay. Pare! Habang sa taas naman si Ana Delicado. Oh goodness. And Chalice gets the return kill. Again. Early game dominance coming in.
by the Chinese squad. 7 levels. Tingnan mo, 7 to 5. Tingnan mo yung levels. Ilang early dominance? Talagang total dominance to. 6-1, pare. Lamang na lamang sila. Pero alam mo, si Steph na naman. Naka-Steph na naman. Tingnan mo ha, kanina, same story. Lamang na lamang sila. Na-control nila yung gitna. Pero si Seb Bayaman, and this is the same scenario dito, 31-3 na siya. Pero ito, okay, ito, naku po, FY, another kill, 4 gaks, 4 kills coming in by FY, the veteran. 4 out of 4, at saktong-sakto pag skewer out niya, welcome to hell ang sabi ni FY. I think nasolusyonan nila, sabi nila, ito kasing nagpatalo sa atin kanina si Seb Bayaman. Baka gankin din natin, pero ito. Ito na naman, si Jerax naman ang go-go, going for Somnus. Somnus, the lift is there. Uy, nahapat! Walang malakas sa hapat, brother! Sinigurado. Oh, that's a very good kill coming in. They really needed it. Kasi number one si Thompson, hindi ito yung mabilis mag-farm, ha? Zeus to. Ibang iba to sa invoker. Kailangan nila talagang bigyan ng kill list yan as much as possible. And ginawa naman nila yon. Ewan ko lang kung okay yung apat yung kinumit nila, pero at least nakuha nila yung kill. I mean, ito na naman. Nakakita pa ni FY. Ooh! Ang ganda naman nun. Breaking the smoke. Oo. Pero, ang gulat ka ba? Tingnan mo. Arcane Boots na agad yung ES. Oo nga eh. Ganun kabilis. I mean, 4 out of 4 pa naman na yung gap na pumasok eh. Sa totoo lang ha, Battle of the Force din talaga itong series na to. Kanina ko pa sinasabi. Pero yung performance ni FY tsaka ni Jerax, so consistent, grabe, no? Pare, hindi lang consistent. Talagang high level. High level na high level yung ano nila, yung mga 4 na to. Napakalupit kasi nila eh, no? I mean, tingnan mo, bumalik na naman sa setup na... Grabe, tingnan mo. FY is all over the map. At ito na nga yung binabawi ni Big Daddy no din dito. Yung roaming 4 parang bumalik. Yung roaming 4, yung laro dati ni Teams na paikot-ikot. Nako, delikado dito si Big Daddy no din. Tinamahan siya na shark! Patay! Medyo maganda simula ni Somnus dito. Actually, hindi lang medyo. Maganda. Alam mo, the reason why OG is always, ano, lagging. Pag hindi maganda yung early game ni Thompson, tagilid ang babor nila eh. Ngayon, same na naman yung scenario, di ba? Pero, they're still alive dahil nga walang nababasag na tore, walang objective na nakukuha. Pero ito, iba to eh. Ako alam mo yung kunga may kalalagyan ka eh. Hindi rin natatalo yung kunga ni Somnus eh. Totoo. At the score now is 8-2. 8 minutes. In terms of last hits and denies, ang nangunguna po ay kunga. Let's see, paano di-discarded dito. Ako, delikado. Pinatak mga kaibigan. Ako, dito. Somebody call 911! Kayang-kaya niya yun. Ni Redfall naman sa gitna. Oo. Grabe yung commitments nila dito. Sinisigurado talaga nilang check na check nila si Somnus. Pare, apat yung kinokommit nilang hero sa gitna para lang mapatay si Maybe. Kumbaga sa basketball. Inaapat? Hindi na dinoble, hindi na triniple team. Binantayan ng apat. Grabe naman yung sinabi ni Coach Antay. Wala eh, no choice tayo, di ba? Oo, pero ang ano naman nun, ang downside naman nun, kung binabantayan niya ng apat, ibig sabihin may mga nalilibre. Space, oo. May mga nalilibre dyan. May nalilibre dyan. At ito. Ito, nakikita natin, yung TV yung nalilibre. 3,400 na yung ano, gold niya. Oo. Si Ami yan. At, yun pa yung, pero okay na rin siguro, kaysa naman mag-spiral out to. Pero hindi, ito may bawi mga kaibigan. Si Mr. Apat, oy, kulang kayo. Pero ito, pinabalik. Oh my God! Deligado si Jerax dito, isang tira na lang. Oh my God! Pinabahan ang tiebreaker ng espada. Walang man. Echoes lamang, jama coming in! Hindi kayo apat! Mahina kayo, tatlo lang kayo! Kabim! Goodness gracious! Grabe si FY, what a performance! Oh, Fisher Connects! Sukat! Hindi pa tapos. Sukat he na sukat! Total. Isang tira na lang at mamamatay rin. 3-0 coming in. Pero ito si Ana. For the counter go, pare. Yari siya dito. Pero hindi na dito rin si Ame. Oh my goodness. Comeback after comeback. LGD is doing it. They already know. Ay, walang Red Bull. Inapat ako kanina dito. Let's go. Tayo naman umabate. At nagalit na ang mga Chinese. Game 5 na. Kaya sabi ni LGD dito, all mid na lang. Oo. All mid na lang. Sabi nila, hindi lang naman kayo pwedeng umapat ha. Kami rin naman, pwede kami lumaban ng ganun. Maganda yung ginawa nilang bawi dun, pare. Talagang nag-all out sila dun sa gitna. And at this point, ito ha, maybe. Si Somnus, wala na siyang katapat sa mid. Kahit sino, laban na siya.
Nakita mo yung build ni Somnus? Double Bracer, pare! Eh nga yun! Basic lang! Double Bracer, tapos ano lang face yan? Boots. Face boots. Ganyan-ganyan yung kanini, napanood nyo na yun eh. Hindi ba kayo natuto? X-Pegis kami ngayon, delegado! Oh my God! Kinain ang pating. Wala! Kahit sino patay dito! Sabi niya, turo mo, papatayin ko! Pero ito na, si Sep na yung tutulong at may Red Ball na bit-bit to. Pero i-commit nga niya sa Batrider. Pero Batrider will fall ba? Yes, he does. Alam mo kasi, ito yun eh. Every time you commit a Red Ball para sa isa, okay yan pag nakill mo. Pero it opens up the aggressiveness factor ng LGD. Alam nila walang Red Ball eh. Dinlabanan din natin. At this point, lamang po ang LGD. How many Red Balls na nakita mo na more than dalawa? Wala, di ba? Puro pa isa-isa. Inocommit lang niya sa isa, pero swabe lang naman. Early game pa lang naman eh. Pero ang masasabi ko lang dito, Lon, ha? Kumbaga, at this point, kung titingnan mo, parang lamang na lamang na yung LGD. Pero dahil sa sobrang beses, ilang beses pinakita ng OG na kaya nilang kumama. Oh, hindi tayo na-impress. Parang, yung mga tao, parang feeling nila hindi pa tapos to. Hindi pa naman talaga tapos to. Of course, alam naman tong OG, ibang klaseng gumalaw to eh. Pero ito ah, 12 minutes, arcane dagger na si FY, pare. Grabe! Ano nakakita niyan? Level 8. Grabe, 12 minutes, kino level 8. Tignan mo yung ano niya, KDA niya. 4-0-6. 10 kills. 10 kills yung may kinalaman siya. Ano yung ibig sabihin sa 10 action count? Nandun siya, sa 10 action count. Ayun, grabe! Pare, ito yung sinasabi natin na X-Factor. Napakalupit nun. Ganyan din yung clockwork niya nung nakaraan eh. Pero itong Earthshaker na to, ang malaking factor kasi dyan dapat yung power spike niyan after dagger pa eh. Pero sa case na to, parang palag-palag na agad siya. Alam mo, itong combo ni Somnus tsaka ni FY, pag nga may nagpakita, tibag eh. Wala talagang mabubuhay sa ganyang setup. Blow-blow combo rin yan. Oo, isa blow-blow, Bobby. Ang malupit pa dito, parang trike, yung build na double bracer. Ang tibay din na sandi ganun. Mura, basta mapatay. Mura, tas effective. Kumbaga cost-efficient siya. Sobrang cost-efficient, tapos hindi siya mapatay-patay sa mid. Oo. Hindi mo yung Zeus nga eh, nawala na naman sa balota. Of course, si Thompson eh. Tsaka Zeus din kasi, kumbaga maganda talaga double bracer dyan, at least mataas HP. Ito nga din, nag-double bracer din. Anti-Zeus build yata yan eh. Oo. 1 for HP. Ang malupit pa kasi dito, mga pare, mga nanonood dyan, 38-4 is the score. Pero hindi ganun kalaki yung gold lead kasi kahit pa paano, they're keeping the towers at this point in time. Pero sa baba, magta-try na mag-counter push yung OG dito. Sa ganyan sila minsan nakaka-recover eh. Oh. Nakita mo yung pwesto nila sa baba. Minsan kasi yung LGD, minsan nagiging sobrang aggressive naman. They can actually get the towers na lang muna, just dead. Pero hindi, nag-aanap pa rin sila ng opportunities. Uy, gusto mo ba itong item choice ng Batrider? Ano? Naka-atos. Mag-aatos yung Batrider? Naka-aatos na. Naka-aatos na? There's a global silence! Echoes Lama Jama on one! On point gank again, mga kaibigan! There's the Atos! Ayan o, binabalatan dito. Pinatak, tingnan natin. Sino matidiscard yan? Pero ito na. Naka-metamorph! Ito na naman si FY, may stun pa to ha? Oh my God! Precision kills coming in by FY. Si FY talaga, kung paano kaganda yung performance ni Jerax kanina. Ngayon naman yung pinapakita ni FY ngayon. I mean, ang isang problem dito na nagpapahirap sa OG, meron silang reset button with the silencer. Doon nga. Parang solid yung lineup sobra ng LGD, no, Trike? Kasi nandun pa kasi sa point na wala pa silang BKB, wala pa silang Manta. So talagang wala silang counter dun sa global. Huwag lang silang masasobra ng kill at makalimutan na this is not kills of the agent. This is at the towers also really matter. Pero ito, with the Terror Blade, ako, mabilis rin talaga sila mag-push, lalo na kung may Metamorph. At itong pare, itong TB, best hero ni Ami yan. Kaya kumbaga, pag Game 5, Grand Finals, ilabas mo na yung pinaka-best of the best of the best. I mean, sa baba na lang siguro yung first towers dito, open sa palaro possibilities para dito. Kung tutusin nyo, wala here's na sa pera ito. Coming in. Oy, ang ganda na chuk-chak! Ang ganda ng dash! Another fissure coming in! Grabe! Pero buhay siya dito. Pero, muntik na! Isipin mo ha, hindi na nga masyadong uso yung utility mid dito sa utility offlane dito sa tournament na to, pero nag-pick pa rin sila ng Batrider. Oo. Pero okay naman, gumagana naman para sa kanila. I think maganda naman yung Atos kasi pwede mong hulihin dito si Berto. Counter initiate.
Seb, they really need a good red pole here. Pero ang problema, hindi rin nagsasama-sama LGD. Kayang-kaya kasi nilang bumando ng plus 2 lang strike eh. Naku po si Chalice, delikado. Papasok na si Ana pero hindi tatama. Ayan oh, ayan oh, sinasabi mo. Okay, nahuli siya oh. Hindi mo, hindi makaformat ako. Magnus, mga kaibigan, naglakad sa apoy. Inahabol yung nilalangisan. Nilalangisan, mga kaibigan, sa Maricol 911. Patay. Patay. Ay, ay hindi, patay pala. Naku po. Napasama the gang that went wrong, mga kaibigan. Here's a global silence. Binalatan ni Epoy God. Oh, oh, inapuyan ng langis. 3-4-0 kill. The gang that went wrong. Hesitation coming in tribe. And when you hesitate, pag may, may global silence, goodbye, aray. Well, hindi rin kasi tumama yung disable ni Ana doon. Kaya doon sila nagkaroon ng problema. And naatos rin kasi yung, ano, yung Magnus, pre. And this looks really bad for OG. At this point, yes, they're the comeback kings. Pero with a 6K gold lead at 18-4 na score, hindi ko alam kung kakayanin pa nila kung mag-over dito. Dinudurog dito, ginagawang pepino, ginagawang paminta. Ang OG, hindi sila makaporma. Lahat ng item ng ATD on point pare. Kung babalikan natin itong finals na to, itong game 5 na to, it's going to be FY. FY ang maaalala mo. Pare, yung item choices ng LGD, double bracer, tapos biglang hindi nag-dagger yung bat, nag-ano, naka-atos para hindi makapasok yung, may takot sa loob niya yung ember. Parang sanay sila mag-deal against Zeus. Tingnan mo, dagger pa lang siya oh. Eto, eto magpapabalik na dyan, and this is a very important pick para sa side ng OG. Oh. If may isang tao na kayang magbigay ulit ng space si para sa OG ay si Seb yan. Oh. He did it in game 4. Ewan ko kung kakayanin niyang gawin ulit yan in game 5. Pero ito, tignan natin. Ayun, hinahabol niyo na dito. Uy! May lift pa to, pero ito. Uy, ganda na Sander, delikado. Ito na naman sinasabi natin. Look at that, mga kaibigan! Pero delikado si Ame dito. Pwede siyang mamatay. Wala na siyang Sander. Si Ana, lumaban na lang ang damuli. Mga kaibigan, naku po, delikado sila dito. Naku, X-Nova nasa gilid. Tumataas ang kanyang int. Nako, ang big boss, si Admiral Gongka. Oh, the Fisher again! 2-on-4 scenario. Hindi naka-repol dito si Magnus. And why are they getting the fights na ganun, Trike? Alam, kasi walang global, yun ba yun? Siguro, tinatry na nilang lumaban. I mean, nandun na sila sa pwesto na yun eh. Walang no choice. Medyo no choice na sila dun sa point na yun. Oh, si Ana nga, pinaglaban na niya hanggang uli. Oh. Sayang eh, pa-cooldown na yata yung dagger nung ano eh. Nung Magnus, pero hindi na niya kinumit. At some point dito, you have to check. Tingnan mo, Sander coming in. Tingnan mo ang yung ano. Ang bilis tingnan mo si Ana. Boom! Inatos, hindi nakakilos. Pero kita mo, patay pa rin si Ame. Okay na rin naman yun, at least kahit pa paano. Pero nakakalimutan nila si Admiral Gungka dito. Look at that. Jerax, gusto pang tumipi. And si X-Nova, tumatalino. Ako po, big daddy no tail. Medyo na, tagilid ang babor. Oh. Yung babor na kina-Admiral Gungka na talaga eh. Ang kunat niya, no? Paano mo papatayin yan? Oo nga. Defiance, double bracer, shadow blade. Ang problem pa dito sa, ay, sa ano, sa lineup ng OG, wala pa sila ganong physical. Oo nga, medyo magic dependent pa sila early on. At, of course. Sinabi rin ng coach nila yun, di ba? Of course, sige, sabihin mo may empower. Okay, oh, sige. Yung empower, yun na yung kicker nila doon. Pero, ang dami pa rin kailangan gawin. Oy, pero Dotel magtetele, going for maybe dito. Eto na si Ana, tatry niyang patayin. Inapat na naman siya dito. Oh my God, buhay pa. There's a global silence coming in. Naku, sila pa yung napasama. Look at this, pure and mindful down. Big Daddy Dotel, naku po, inispada. Ang kunat ni, ano? Na yung sentry at ito. Somnus? Oo, ayan na naman. Paano nila papatayin niya, ano? Naku, wala na silang damage. Kulang na sila. The red ball. With the echo slam. Echo slam by FY. Pero ito, buhay pa sila dito. Let's see, paano. Uy, malamang dito. Ang ano. Oh, hindi pa tapos. The comeback kings. I told you, son. Ah, buhay. Buhay si Ana. And 24-10. The comeback kings is here again. Don't count them out. Big Daddy Nodel. Nakita mo yung gank nila. Tapos may dala silang sentry. Sabi nila, hoy, di pa tapos ang laban. Bakit? Nako si Ame, medyo na corner si Nodel dito. Nagtetele na yung silencer ni X-Nova. Pero magtatago lang si Nodel. Wala pa yata siyang tele. Ngayon pala magkukuldag. Nako, Big Daddy. Patay siya dito. Nako po, plus 2 na naman yung int.
Oh, 22 hint coming in by the silencer. Ang ganda ng execution nun. Isipin mo si FY. Oh. Sobrang saktong-sakto nung echo niya. Sabay sila nag-isip eh. Ayun oh. Boom! Echo. Kaso na-stun siya eh. Oo. Oh. And very good setup coming in. Ito, matik mo si Ana dun. Si Seb pa rin yung nagdala dun. Oo. Oh. Pero alam mo kasi tama lang rin yan eh. I do think na tama yung ginagawa ng ano ng Cody dito. They have to bring the fights to them. Kasi kanina pa isa-isa lang sila eh. And ano ba naman magagawa mo? Ang layo na ng ano eh, layo na ng kill death difference eh. And siguro habang nakikipag get some breaks. Pero ang question mo dito, try ka. Yung silencer 22 in. Laging nasa rumble. Lumalakas din. Well, ako naman, hindi naman ako masyadong believe sa silencer, especially if 5 lang siya. Factor siya, oo, pero hindi naman yan yung pinakamagiging problema nila. Ang problema nila para sa akin dyan talaga, si Maybe. Ang unat niya ni. Oo, ito, let's go. Ito, tingnan mo. Uyong ganda. Yun na nga, sinasabi natin, Global Silence. Nice yules, actually. At ito, nako, naka-metamorph na TV. Nako, nakatak si Ana, pero counter ref ball. Mamamatay agad si Ana dito, 49 seconds para sa kanya. Nako. Si Seb naman yung inaabol, pero silencer, anong walang damage? My goodness! Dun sa laban na yun, kaya naman nanalo yung OG, wala kasi yung Terror Blade dun. Napakasarap ng buhay ng Terror Blade, ah! With all the disables and the global silence, huwag gagawin ng Terror Blade, lakad, reflection, metamorph, chuk-chak, tapos ang kwento. Walang buhibigin sa kanya, eh! Actually, mali ako, sakit nung silencer. Dabi ko sa'yo, may! Maaga pa kasi. Oh, ito ba yun? Kanina kasi, nung nanalo yung OG, wala yung TV dun. Oh, nagre-relax. Kumbaga, nag-beach. Pero ito, si X-Nov. Oh, Eto Slam again! 2. Pero the counter lift by Jerax. Grabe yung presence of mind ni Jerax. Pero mamamatay pa rin yung kakampi niya. Na-X siya dito. Pero the Yules will disjoint the X. At tama kakatakbo si Thompson. Grabe to. Kikita mo yung physical damage na dinidish na ito. Puro HP lang yung bibili niya, no? Ni Somnus dito, pero ito si Ana! Matatag! May ano makukuha yata nila yung Roshan dito? Di yata nila, binibate yata eh. Hindi, pero wala mga ulti, wala metamorph, pwede. Well, tingnan natin kung very good item choice coming in by Ame. Getting the BKB, try. Para... Uy, chinukchak niya yung BKB. Kumuha muna sila ng mga defensive items kasi medyo taas rin talaga ng firepower ng OG. Pero ito si FY. Dodges 2 skills. Dun sa dagger na yon, pero ito... Oo, nahuli dito. Kailangan si Seb hindi mamatay. Oh, pero ito, sino-zone out niya dito si FY para hindi makapwesto. Pero the same is happening for Seb. Hindi siya makapwesto ng rep wall at mapapatay na agad si FY ni Notel. Uy, there's the buyback coming in, mga kaibigan. Uy, si Ame, binabalata si Roshan. Ayaw humuhanan sa hero. Pero pare, sobrang crucial... sobrang crucial ng Roshan na to. Nagkamali yung LGD dyan. Dapat... binabanata nila yung Roshan, yung kalaban muna. Dalawang buybacks ha. Eto na naman ang comeback kicks dito. Isang magandang red ball nandyan. Tapos yan. Si Seb. May echo pa ba? Di, nag-echo nga kanina eh. Oop, nakatak dito. Tingnan natin Big Daddy Hotel pumasok. Sininatak! Uy, ang ganda na ipit dito! Mamamatay Ember agad si Ana. BKB si Ame. Si Thompson ang gusto niya. Eto na yung right click. Patay! Si Jerax naman yung susunod. Bumahabol si Ame. Pero ito, isa muna yung tinatarget niya kasi nag-buyback si Ana. Oh my God! Ang ganda yung the Repolis here, mga kaibigan! Eto na yun! Nakakalimutan ng LGD na lumabad. Huwag lalapan sa Roshan. Oh my God! X-Nova, si Jerax nandito rin, Nautil teleports, at mamamatay, triple kill by Ana. Si, grabe naman yung nangyari doon, men. Yun ang sinasabi natin, walang metamorph, walang echo, grabe talaga kampak kings. Tingnan mo naman, nabawi nila yung network. Ako, hindi ko na maintindihan itong... Paano nanalo yung OG doon? Kung isipin mo mabuti ha, going into that fight, halos lahat ng components na kailangan ng LGD nasa kanila. De pare, parang try. Ang nangyari kasi doon, nung binabanata ng OG, yung mga heroes ng LGD, yung Terror Blade nila, tinatapos si Roshan.
So wala silang damage, walang metamorph, walang echo, paano siya papatay? Hinabol naman niya si ano eh, yung Zeus eh, napatay niya si Thompson eh. So muna doon tinry niya ngabulin yung si Jerax pa, hindi na niya nahabol. Eh, kulang rin sila sa damage, nagbigay bilakad siya, wala siyang metamorph eh. Tama masyado din. Masyado siyang pogi. Tsaka ano din, ang ganda rin ang ginawa doon ni Seb. Talagang well, ni-repol niya kahit mag-isa lang na si Ame. Well, ala, part of the plan na rin yata ni Ana na talaga magpakamatay tapos sabay-bay back eh, para magkaroon ng false hope. Kasi makakabalik na rin naman talaga siya doon eh. May rem, iniwan niya, nag-iwan siya ng remnant eh, kaya boom, bumalik siya agad. Grabe itong lab, high level plays. Isipin mo ah, that's when you think na lamang itong LGD. Sa isang Russian fight, nagkulong. Ito, FY. Pero ito, the Fisher by FY. Pero mahuhuli siya dito. Oh, nandito my na si God. Ana. Pero ito, here comes OG. Nagtatry pa silang umabol. Pwedeng mag-telesin hotel dito. Tingnan natin kung papasok siya o hindi. Alam mo kasi may tulog rin dito eh. Pag mga walang mga skills tong LDD, maya skill nila eh. Naku po, si X-Nova, delikado. Ah, nice double kill. Look at the power, mga kaibigan. Hindi kailangan ng item eh. Defensive item lang kailangan ni Ana. My God! Can OG break the curse? The 7-year tradition! Grabe! Medyo delikado na dito sa game na to. This is where OG's lineup kicks in. Alam mong ginagawa naman ng OG. O sige, basic-basic item kayo. Eto kami, defensive item. Empower mo lang ako. Ana, ikaw ang tumapos. Kaya na... Empower lang, sabay chuk-chak. The last time we were in Game 5, in the international, may Nature's Prophet din nun. Oo. Naalala mo ba yun? Grabe tong comeback kings talaga. Alam mo, masama sa OG. Hindi pwedeng lamang sila sa simula. Hindi pwede yun eh. Eto na yung hatak si Ana, delikado. Ulan ba ito? Pero may follow pa. Aray ko! Ay, hindi, may Aegis naman. Ako, wala. Pero di! Oy! Di Red Bull! Late yung global silence, mga kaibigan, pero napalaban na sila! Hindi tumama! Hindi tumama! What a dodge! What a dodge! Si Maybe Delikado, napapaligiran na siya! This might be it! Oh OG! My God, isang mabilis! At ito na, OG, kumakatok na sa pinto! Yung echo slam mo, niyos ko lang! Grabe naman! Grabe nga naman talaga! In a perfectly timed news by Ana! Digest that echo slam. Give credit to Seb. Repol. Dol sa importante kay Ame. At grabe. And Ame, malinang nababaan eh. Malinang nababaan si Ame. Mali din yung global eh. Na-late eh. Oo nga eh. Grabe. And OG is doing it, mga kaibigan. Just when you thought. Lamang ang LGD, the comeback kings, making a statement here. Pare. Ang tradisyon, ang tradisyon ay tatapusin. No tail, pare. Halos lahat ng majors pinanalo na. Lahat ng titulo nasa kanya na. Isa na lang ang wala. Ang titulo ng TI champion. Sabi ni Captain Big Daddy No Tail, okay lang na iwan mo ko, best friend Fly. Eto, gagawa ko ng team from scratch. Bubulutin ko yung coach namin dati. Iniwan mo kami. Eto ka ngayon. Hmm. Ako ang tatapos ng pangarap natin. Ang sabi ni Fla, ay ang sabi ni Notel. Big Daddy Notel making a statement. Sipin mo, ilang majors pinanalunan yan. Yung TI, yung TNC, yung ano. Di ba naman yung ako? Yung pumigil, tas ngayon nandito siya ngayon. One game away. Hindi ko binabati, pero para sa akin lang, one game away. Sa tingin mo ba, going into this tournament, may nag-expect na aabot ang Game 5 OG Finals? Tama. Wala! LGD na isusulat eh. Wala! Oh. Hindi ko sinasabing tapos na to, pero yung the fact na nandito sila sa ganitong sitwasyon. Oh, look at the damage. Oh, the rifle! Nako! Masa Sander, hindi pa tapos! Strike! Sander! Babaligtad pa! Babaligtad pa si Ana! Babaligtad pa yata. Nako po, there's the huge coming in, pero hindi. Pero si Chalice walang buhay dito. Iabulin mo yung lava! Iabulin mo yung lava! Mga kaibigan, inahabol sila dito. Lalaban ba? Nasa na ang LGD Pips? Nako po, nasa lipos! Si X2 po, mali pwesto! Nako po! There's the huge coming in. Ito na, pumasok. Nako! Hoy, pero si Maybe, pwede pa balik na rin ba? Echo slam coming in! Nako, namatay! Sino na matay? Patay ang Nature's Prophet! The buyback by Nature's Prophet, si X-Nova Delicado. Pero nandito! Si Ana! Inuubos sila dito, mga kaibigan! Pero yung barko umahabol, hindi na maabot! Ubos! Ubos ang LGD! Sabihin mo na, Lon, yung lagi mo sinasabi!
Grabe! Cinco kamote! Cinco kamote! Hindi naman, meron namang isa. Asan? Ayun, nag-buyback eh. Grabe! Sobrang lupit! Nakalimutan nila si Ana, ang damage dealer. Kung sino-sino ang hinabol nila. Sinukchak lang sila, mala Samurai X! Chak, chak, chak! Empower Mimi! Ako ha, sa totoo lang, sobrang shocked ako sa nangyayari na to. Huwag ka ma-shock! Hindi ko ina-expect na yung OG darating sa point na 16,000 gold lead after losing the lane phase. Ano yan eh? OG yan men eh. Sinabi nila na tong meta na to about daw sa lane? Boom! Ano daw? About daw sa lane? It's all about the execution and the win to win, pre. Si Thompson, bonus nga lang sa mid eh. Pinigay, sabi nila, oh, eto, si Thompson, diyan ka sa mid, magpaagaw ka para may thrill. Grabe, pinalamang lang, gusto pang manalo, sabi ng OG, ano ba kayo, guys? Sobrang laking kalokohan. May hari ba? Lahat ng tao, tinanong ko, lahat ng pro player, lahat ng analyst, lahat sinabi nila, yung meta daw na to, pag nanalo ka daw sa lane, 80% chance panalo ka. Pero bakit ganon? Anong ginagawa ng OG? Ba't ganito? Tandaan mo ang bida, Trike, sa dulong naman nagwawagi. At eto na nga, hindi naman sila tinatawag na Comeback Kings kung hindi nila magagawa yun. Pero ang question, talagang kailangan muna nila mabugbog? Ganun ba talaga? Bago lumabas yung dragon, kumbaga, si San Goku, binugbog muna bago mag-Super Saiyan. Eh, pwede naman sa simula, mag-Super Saiyan na lang. Eh, ganun eh. Kumbaga sa basketball, magpapanamba ka muna ng 20. Halftime, bigla ka nang magiging halimaw. Yung intro voice, parang napunta sa China. Oo, sabi niya. Pinapatugtog din pala sa China yun? Oo, may bandang intro voice rin pala sa China, no? Pero seryoso talaga, ibang klase. Ewan ko lang kung ano yung lyrics ng intro boy sa China. Siguro iba yung tugtugan na yun. Pero pe, ang malapit dito, just when we think na durog parang Pipino, yung OG, bigla silang, alam mo talaga yung Roshan Pit talaga eh. Ako, sisi talaga sila dun eh. Pero ano nga, oh, isipin mo ha, come from behind ta, nakita natin kung paano yung performance ni FY kanina eh. On point lahat ng ganks. Oh, tapos, lamang na lamang talaga sila ng mid-game. Isang turnaround lang sa baba, bumaligtad na lahat. Ito kasi yun. Ang pinagkakaiba nung gank niya, non-impact yun. Kasi hindi pa naman 5-on-5 class. Simula pa lang yun eh. Pero ito kasing OG, yung Red Bull, on point lagi dun sa Terror Blade. Ito si Notail, diba? Si Notail parang, alam mo, genius. If they do win this, this is probably the greatest story in esports, at least in Dota 2. Nako po ito. Nako po, may asim naman yun. Si Big Daddy. Isipin mo pare ah. Hindi, magro-roshan yan pa sila. Nako, hindi pa tapos to. Hanggat may Terror Blade, kagulo rin yan. Pare, hindi pa tapos to. Ito masasabi ko. Kanina, akala natin, medyo lamang na lamang na LGD. Sinabi ko kanina, nung lumamang sila ng 13-4, sa point na yun, dapat kabahan ka na eh. Kaya lang, OG kasi kalaban mo eh. Pero don't count out LGD si Big Daddy, siyempre. Big Daddy Notail, parang 10 tatabong basura yan. Alam, gusto niya siguro mag-ward. Na sobra sa excitement yata. Titignan na kasi nila yung Roshan eh. Eto na naman, dito sila nayari kanina. Nako po, may naapakan. Naka-apak ng pako. Aray ko, kuryente, aray ko babes. Sa tingin mo ba, medyo nag-backfire yung pagiging overly defensive nung Kungka, na parang puro defensive items. Kung kinaw lang sa damage, hindi eh. Magaling rin talaga. Uy, nakubo. Eto, pumasok na si Ana, mga kaibigan. Pero, counter-initiate, yung ganda ng Yul. Laging napakaganda ng Yul. Repol coming in! On one! Oo. Na corner na naman. At tingnan natin kung anong plano si Somnos ang gusto nila. Global pero Silence sa likod, nahatak si Ana. Makakapalow up ba? Eko, pero naka-BKB yun! Hindi ito mama! Naku po, delikado sila dito. Ah. There's a buyback coming in by Zeus. Naka-BKB meta. Iniwan! Tapos na yata ito, mga kaibigan! Hinabol tapos, nila! Tapos, nakakaramdam na ako ng katapusan. Patay yung dalawang supports, pero ewan ko lang. Somnos tumatakbo. Seb bumahabol. At the skewer won't connect. Grabe, may buyback ba sila? Naku, ito na yata yun, tatapusin na nila, rekta. Wawawala na ng metamorph dito si Terror Blade. Si Somnos na corner, ito na si Notail, bumabanat. Pero tingnan natin, Ana, 1v1 with the Great One, pero out muna siya dito. Op, amin, masaktan dito. Sander, wala pa Sander, hindi pa sila makasaw. Wala pa Sander si ano? Oh!
flies back instantly. Wala Ana, they try to go for the fourth tower dito. Pepuyatay nila. And we might have a new champion. The tradition is broken, mga kaibigan. Hindi pa tapos noon. May dalawa pang lumalaban. Tapos na, boxing. Tap out na, mamang pagod yung Terror Blade. Tapos na. Walang Metamorph. Eto walang talaga. Metamorph. Eto na yun. Walang malakas sa lima. Tapos. OG gets the comeback of the century. I cannot believe it, playa. Hindi pa tapos noon. Relax tapos ka lang. Na yan. Tapos na. Tapos na yan. Eto, tapos na yata talaga. Tatapusin na. Makinig kay sa akin. I came from the future. Eto na, pinapalanan. Oh my goodness. Mamang pagod. Dito wala na yata matatapos. Walang Metamorph. Tapos na. Tama ka. The it's prophecy over. Is right. It's the over. The pattern is over. It's over. The pattern is over. Oh OG. My God. OG does the impossible. Winning from behind. Oh my goodness. In a meta na sinabi nila na it's all about the lanes. Woo! Pero baliwala ang lane phase, sabi ng OG, and they win. Grabe si Big Daddy Dotel. Ako, nagutuwa ako sa kanya, pre. They win in a tremendous fashion dito sa game 5. Grabe yung ano, yung pamilya ng ano, pre. Yung family. Grabe. We're live here from Rogers Arena at makikita nyo yung pure reaction. Grabe yung pure reaction dito. Grabe. Ano na nangyari doon? Congratulations, and from everyone here, makatales natin. Grabe. Ano ang sabi mo, Trike? Well, what a game. What a series. What a series. At yun na yung pinaka-perfect finish to an incredible tournament. Napakaganda ng TI8. Probably the best international of all time. Ako personally, I'm just happy to be here. Grabe. And tingnan muna natin, Trike. Pakita muna natin yung mga nangyayari dyan. And we can do some commentating later. Pasa mo muna. Pasa mo muna sa screen. Well, let's see paano kung anong mangyayari. Yan. Grabe, tingnan mo. Yan, yeah, no? Tears of joy coming in. Big Daddy Nodail. Iniwan siya ng best. Pare, si Topson ha, bago nitong tournament na to, ang panalo lang niya, 3,000 USD. Pre. One year pa lang siya nagdodota. Big Daddy Nodail, iniwan niyo ako. Pumunta kayo sa bitang team. Eto kayo ngayon. Revenge is a deserved goal. Brother dear, ibang klase in front of thousands of fans, millions watching online. Dumating sa point na parang hindi na nila kaya. Pero ito sila ngayon. Nodail is a TI champion. Isipin mo ha. Grabe. Para yung pinagdaanan niya kasi ibang klase. Isipin mo, naalis yung mga kakampi niya. Nilaglag siya ng best friend niya. Malis yung mga kakampi niya, nilaglag siya ng best friend niya. Iniwan siya. Again! What a story! Wow, wild! Sobrang wild nung nangyayari dito, guys. Everyone is well, we have to give credit to them sa FPD. Napaka-defended, well. Actually, imagine mo, they were up 3, I go to 1. You're a TI champion, Nodail! I guess. It's real. That's what you breathe it in, take your time. Hundreds of thousands of people here. I feel so blessed. I feel so blessed. Topson, $3,000 in your pocket. You come to TI, you get an email from Nodail, you're a TI champion. What? I wish we could keep going, but go get the Aegis! It's yours! Rogers Arena! Grabe yung ano dito. Grabe yung environment dito sa Vancouver. Cinderella story! Ain't got nothing! Ito yung pinapangarap ng lahat ng Dota 2 players sa buong mundo. Sana balang araw, Pilipino naman may hawak niya, no? Laban dahil dyan. Sana balang araw, Pilipino naman may hawak dyan. Confetti is a race, mga kaibigan!
Papasa ko kayo kay Quenic. Live ka. Ay, live pala ako. Grabe, confetis. Ano masasabi mo, pre? The comeback is real. Ayos lang. Congratulations, OG. Kasama nagpunta. Tulog-tulog din kasi. Hindi, nanonood ako sa taas. Oo. Grabe. Ito yung finals na talo na nanalo pa. Oo, naman. Di ba, no? Oh, try ko, so. Okay. Grabe yung nangyari, mga kaibigan. Tignan mo si Big Daddy, no? Emotions coming from Big Daddy, no, Dave? Kung may isang tao kasi, na napaka-deserving manalo. Siya talaga yun. Tama ba, Sir Pao? Tama. 10 taon ng MOBA experience. Nanggaling siya sa Heroes of New Earth. Kasama niya yung best friend niya, si Fly. Kasama niya yung best friend niya. Ngayong taon lang siya iniwan. Iniwan siya. Ngayong taon nanalo si Notay. Sabi ni Fly, you weak. I'm a bounce. Grabe. After pagdaanan yung kalunos-lunos na pagkatalo sa FPU, nanalo sila ngayon ng TI. Kalunos-lunos. Mahusay. Ang tuloy. Oh. Ibig sabihin. Oh. An absolutely beautiful moment. You'll see more from the Queen Elizabeth. Oy, hindi na lang, bro. Chobra, I think the crowd is saying it all. May call sa studio. Ano daw? Ah, hi, sabi daw yung mga nasa studio. Hello, guys. Hello. Napaka-wild na nangyari dito. Gano'n ba katagal yung delay natin dito? Medyo matagal-tagal. Pero, kamusta yung atmosphere dyan? 3 seconds. Mayak-iyak ba kami dito? Saya naman, masaya. Swabe lang. Swabe lang daw. Swabe lang. Ito, si Kuya Nick, usapin nyo. Si Kuya Nick, usapin nyo. Hello. Yo, Kuya Nick. Sino to? Oh, kamusta yan? Grabe, ito si Notay, no? Mahusay. Mahusay. Mangiyak-iyak kayo sa kasama namin dito, si Midnight. Sabi niya, mayak-iyak siya para kay Notay. Grabe, imagine niyo. Ano naman? Nakakaiyak talaga yun eh. If you're in the place of Notay, if you feel the shoes, may iyak talaga yun. So, ang tanong ko sa inyo, may umiyak ba dyan? May umiyak ba raw dyan? Kasi kayo yung nasa Canada eh. Kayo yung makakaramdam ng moment eh. Wala, tuwan-tuwa si Boss Red. Tuwan-tuwa. I mean, siguro yung family ni Big Daddy. Wala dyan. Dito natin yung family nila Notay din dito eh. Pero grabe, no? I-expect nyo ba na mananalo yung OG? Not that. Expectations. Sabi ko yung sasabi talaga nito. Hello! Ako nung pumalo. Hi guys. Ano mga friends? Game 1 nanalo sila. Sabi ko, pumuso na ako. OG na ako talaga dito. Pumuso na kami sa OG dito lahat. Pumuso na kami. Nalaglag yung liquid ko eh. OG. Ako puso LGD talaga ako. Kasama ko si Pao dyan. Pero nung nakita ko sila, matalo doon sa best of 3, parang medyo nararamdaman ko na. Pero LGD pa rin naman alam matalo. Par, naiyak na si Notay, par. Oh, grabe yung ano, feels ano nung kay Notay. Kung ako yan, kung ako nasa lugar ni Notay, hindi ko kaya mag-hold back. Kaya naiiyak na nga ako eh. Ibig sabihin, kapag may nawawala, may magandang pero pare, ito ay na-champion FPU. Oo, totoo, di ba? Para sa hindi, para kay Note. Kaya tayo iniiwan. Thompson teach me how to Dota eh, 1 year. Hindi pala. Doon pala sila. Hindi nila, I mean, parang ini-ignore nila tayo dito, okay, pero okay lang. Parang ano yan eh, yun nga, yung hugot mo na, pag may ano, nang iwan sa atin, may darating na mas bagay sa atin. Mas bagay. Yan, tingnan mo, iniiwan siya, mas dumating, mas bagay yung TI, yung kapalit. Diyos ko. Parang kung magagagawa, high fly. Yun o. Alam mo, nakompleto kayo dyan na. Nasa studio eh. Oo nga eh, first time namin makompleto eh. First time namin makompleto dito eh. Ang siyalo. Uy, ayun o. Dito, never kami nakompleto. Sagot agad, FPU. Ngayon lang tayo nakompleto. Pare. Nasa ano? May tanong ako kay ano, kay Boss Lord tsaka kay Boss Lord. Pati namin pala yung mga kaibigan namin, mga macho rito sa likod. Kamusta naman ang reunion? Pati namin kayo, pati yung mga Pinoy na nasa likod namin. Oo. Thank you nga pala guys sa pag-support tayo sa panonood. Ano kayo nararamdaman ni Notel ngayon, no? Ako, isa naman sabi ko, balato. Balato daw eh. Topalats.
Ano bang nangyayari dyan sa studio? Anong oras na ba dyan? Oh. Okay nga alis na, FU pa. May, alas 11 na, alas 11 na dito sa amin. May kailangan pang pagdaanan ng OG. Mangiyak na tatanong FU. Oh. Mangiyak-ngiyak na kami dito eh. Yun yung final boss, no? Yung FU. Oh. Si Calves, oh. Maslon, may tanong ako sa'yo. Ano kasi guys, ito sa mga nang... Oh sige, may tanong ka. Ano yun. Yung tanong mo? Total, masaya atmosphere dyan. Kayo naman, kamusta kayo? Yung reunion ni Trike, kamusta naman? Yung reunion, ayos naman. Mukhang ano eh, mukhang may after party pa kami dito. Oh, oh, oh. May iyak-iyak ka din ba, Boss Lon? Pag nakapandiin ka, kailangan pumarty, di ba? Oh, tama. Di ba? Kaya ng beast-beast to, ito na yun. De, sigurado naman, napakagandang Dota. Eh kayo dyan, nag-enjoy ba kayo dyan? Eh syempre, maliban sa lagi kaming tulog habang naglalaro yung habang nagkakas kayo, eh okay kami dito, busog na busog. Uy, kayo lang ah. Hindi ako kasali dyan. Buti pa sila doon. Maraming paulan eh. Pero... Dito, hirap, ang hirap kumain dito eh. Hello. Stress, eh. So much emotion out here. Grabe yung emotion dito pare. May mic pala dito eh. Pati yung Twitch, pati hello. Yung chat natin oh, kita mo. Humingi ng tobalats. Tobalats. Hello, hello, hello. Pero eto ah, may tanong ako. Taon mo nga ito sa direct. May nanalo na ba? May nanalo na ba? Ano yung tanong? Teka. May nanalo na ba? Lone Trike o ano? Kuya Nick Duno? Hindi, tatanungin ko nga sila eh. Magkano ba ang talent pin nyo? Biro lang. Alam mo, Kuya Nick, mahirap sagutin yan. Ano mo nangyari dyan? Ako, LGD talaga ako, pero... Ako, sa totoo lang, sobrang nagulat ako. Nagulat ako sa OG. Hindi ko talaga akalain. Para silang mga dragon eh, kinahain eh. Pero galing ng OG. Sobrang galing nila man. Champion eh, walang mahinang champion. OG deserves this win. And the crowd sa... Ayan. So, kailangan na rin namin mag-wrap up dito, mga kaibigan natin dyan sa live sa Rogers Arena. Hindi, wag mo na kayo uwi. Gusto mo umuwi ni Jazz, oh. I mean, ayun rin, kailangan nyo rin mag, I mean, kailangan nyo na rin magpahinga. Alam ko, limang games din yun, may haba-haba pa yung gabi nyo dyan. Kung may after party kayo, enjoy, isama nyo na kami by pero, spirit. Tayo matutulog tayo eh. Oh naman, pero nagpapasalamat ako sa mga Pinoy peeps natin dito, ayan oh. Yan, oh. Grabe! Solid yan! Paparty ba tayo? Grabe tayo dyan! De, yung mga nasa likod natin, mga tropa lahat dyan, from week ano pa lang weekdays nandito na sila nanonood. Grabe yung support na nila. Kaso lang wala pa tayong champion na Pinoy. Next time na lang. Next year eventually. Kaya next year daw sasali na in these days. Yun. And salamat sa lahat ng mga nanonood dyan. Oh, salamat sa lahat ng nanonood online, on TV the whole weekend po. Pinapare namin 'to, nagsama-sama kami para sa coverage na to. So salamat sa lahat ng sumuporta kahit na yung time zone medyo alanganin. Oo. And behalf of everyone here dito, mamahalam na kami. See you guys. Congrats OG. Champion TIA, congratulations. Bye guys from Vancouver. Bye-bye. Bye-bye. Mamba out. Yun, umout na rin sila. So, yun, live na live from Rogers Arena sa Vancouver, yung ating overseas team. Sila Kuya Nick, si Boss Lon, si Trike, si Duno, nandun din si Wolf, si Pau, si Alo. Nakita rin natin si Ren, and then si Calbs. Si Otis. Sila Ishii.